welcome na naman sa another video natin ng unboxing ng stand mixer. So, itong napapanood nyo is yung unboxing ko last week. Now, ang brand is Biolomix na nabili ko naman sa Lazada. So, ilalagay ko na lang din sa baba ng description yung link at kung saan ko siya nabili para mapuntahan nyo reference. And ilalagay ko rin yung link ng previous unboxing ko just in case na ito yung prepared yung stand mixer sa budget na meron kayo. Then, meron din akong isa pang biniling stand mixer. Nabili ko naman siya sa Shopee na hindi ko alam kung paano i-pronounce yung pangalan niya, pero KMUB SHG310 yung code niya. And nabili ko siya sa Shopee ng 1,200 plus. And kung ito rin yung nasa budget yung mixer, ilalagay ko rin sa description box para mapuntahan yung site na pinagbili ako at makita nyo rin yung unboxing ko sa kanya. Then, this past few weeks, naghanap din ako ng isang heavy duty mixer since medyo nakakatanggap na nga tayo ng high volume and maraming orders. So, nag-decide ako na maghanap ng heavy duty mixer. So, isa nga sa mga nakita kong brand is the SPARTTA Planetary Mixer. So, nakita ko yung mixer na to sa FB page na GJ, hindi ko alam yung pangalan. So, yan, nalagay ko na lang sa screen nyo kung ano yung kanilang FB page. At the same time, lalagay ko rin sa description box yung kanilang information. So, dyan makakabili ka sa kanila ng mga murang baking equipment, especially nga itong SPARTTA Mixer na nabili ko lang sa 15K. So, sa iba, nagkakalagay siya ng 17 to 18K. So, 5 quarts na siya or 5 liters. Heavy duty na siya at kaya makagawa ng dough. So, yung sa inyong left screen, paparating na yung rider na binook po para pick up yung item sa kanilang shop. So, yung information nga and FB page nila, lalagay ko na lang sa description box para makita nyo. At makakuha kayo ng mga great discount dahil nirecommend ko kayo. So, yun nga, upon arriving the box, ito yung itsura ng box. Plain lang siya. Plain lang yung box na may nakalagay na B5 mixer. B5. Ito yung code ng mixer kasi 5 quarts siya. So, isa rin sa bibigay ng seller sa inyo is yung receipt for warranty. Ang cover ng warranty dyan, tinawag ko sa may-ari, na kasama dyan yung repair and replace of some parts. Depende na lang din sa issue ng magiging issue ng stand mixer nyo. Kaya dapat nyo itabi talaga yung resibo para in case na nagkaroon ng problem yung mixer nyo during na warranty period, matalagang maayos at mababalik nyo pa rin sa pinagbilihan natin. Kausap ko naman po yung may-ari ng tindahan. So, mabait naman po sila sa information na talagang sobrang magbibigay sila ng information sa'yo about sa item na bibilin mo. So, yun nga lang din napansin ko sa box na nareceive ko sa mixer, isira yung ibabaw. Siguro dahil sa nakaangat na knob, kaya nasira yung styro. Pero, nothing effects naman sa performance and sa mixer. So yun nga guys, balot talagang safe na safe yung inyong stand mixer kasi nakabalot siya ng styrofoam, so wala, talagang hindi siya magkakaroon ng damage during shipment. Then bago pala ibigay ni seller yung mixer, ipapakita niya sa rider at i-demo niya dun yung mixer para talagang alam din ng rider na kung ano yung pick up niya at talagang gumagana yun before na ma-pick up. So, ito nga yun guys, yung SPARTTA na 5 quarts planetary mixer. Super bigat niya. Siguro nagkakatimbang siya ng 13 to 15 kilos. So, nung dadali na namin ng rider sa bahay, pinagtulungan pa namin kasi medyo mabigat talaga siya. So, nandiyan yung manual. Importante guys, nababasahin nyo yung manual bago nyo gamitin yung mixer para alam nyo yung dapat at tamang gawin sa paggamit ng mixer.
So nandiyan yung mga instructions sa tampagamit and kung ano yung mga function niya and papaano talaga siya dapat gamitin appropriately kung ano yung lalagay mo sa mismong mixer. So dapat talaga napaka-importante yung basahin dahil especially din sa dough, mayroong bilin niya ang seller na talagang minimum of 500 grams lang ng flour ang pwede mong malagay to prevent from overload yung mixer. Since heavy duty pa rin siya, hindi pa rin talaga suggested na marami ilalagay para at least hindi ganun kagad masira. So ito yung mga mixer's accessory, yung whisk attachment, paddle attachment at dough hook attachment. So maganda yung quality ng kanilang mga dough hook at saka paddle, and whisk talagang baka sila or stainless or aluminum, talagang magtatagal talaga sila, pang heavy duty talaga. And then ito yung bowl, 5 quarts or 5 liters na bowl. So dalawa na siya guys, may extra ng libre na ibibigay si seller sa inyo na bowl. Pwede yung isa pang dough or pwede yung isa pang icing. So proceed na tayo sa more on description sa mixer. So yung mixer guys, sobrang bigat niya gaya nga sinabi ko, pag nakaload lahat 13 to 15 kilos and pure steel talaga siya, talaga purong bakal siya from bottom to top. Talagang compare sa mga ibang unboxing ko ng mixer na plastic, this time talagang lahat bakal and sobrang madadamong mong heavy duty siya at talagang guaranteed na maganda yung quality niya. So ang saksakan niya pala guys is type O with ground prong or type I plug. So kailangan nyo ng ganyang connector para magamit nyo sa 220 nyo. So suggest ko lang din guys, when you using this mixer, huwag nyo siyang gagamitin using extension wire. So dapat talaga nakadiretso siya sa earth socket o yung direct socket para at least maiwasan yung pagkakaroon ng short circuit, kasi since medyo heavy duty siya at malaki yung consumption ng kuryente na pinagawa. So ito yung 3 function ng mixer. Nandiyan yung whisk, dough, at saka paddle. Yan lang yung speed na ipapalo nyo just in case na gagamitin nyo. So in case na dough yung gagamitin nyo, hindi nyo siya pwedeng gamitin sa whisk kasi sticky siya. Isa rin siya sa mga information na nakalagay sa manual. So yun na, 220 siya and 60 hertz. Malikabok lang yung mixer na since siguro na standby nila sa kanilang bodega, pero properly working naman yung mixer. Just make sure lang na once you receive, i-check nyo talaga lahat sa kanya para at least ma-inform nyo kagad din yung seller kung may mga sira dapat palitan o replacement kagad yung mixer. And then before nyo naman din siya gamitin for your cakes, icing or anything na ano, make sure lang din na dilinisin nyo or sanitize nyo yung mga ibang accessories, especially bowl and then yung bowl mixer din. So punasan nyo lang guys when yung bukasan. SPARTTA. Sulit na sulit to guys sa 15K. Talagang worth it to. So makakagawa na kayo ng maraming dough dito na gaya ko na gumagawa ng pandesal na 28 pieces. So makakagawa kayo dito ng 15 pieces ng pandesal sa heavy duty na to. Basta make sure lang na after nyo mamix, magdagay lang kayo or i-continuous nyo, huwag nyo lang siyang i-overload. Basta siya ng isang background na aming pantry, medyo magulo. So yun nga, gaya nga sinabi ko, napaka-importante guys na once you receive the item, i-check nyo yung mga function niya and then yung mga other accessories and equipment niya para just in case na meron dapat palitan, baguhin or ibalik sa seller, magawa nyo na kagad as soon as possible para at least iwas na rin abira sa inyo at problema when you're using the mixer in your business in the following days. So yun, tatry ko muna yung whisk attachment or wire whisk. I'm using the whisk knob. So yun yung sounds niya guys when you're using
So talagang maganda yung tunog niya. Unlike na ibang mixer na maingay, so this time talagang tunog makina siya ng pang matagalan. So pag ibababa nyo guys, yun lang yung gagawin nyo. This time naman yung dough hook. Gaya nga na sinabi ko guys, pag dough ang gagamitin nyo, kailangan nakapokus lang kayo sa dough speed as per manual. Kasi pag sticky, may tendency na mag-overheat yung machine nyo. Since heavy duty pa rin siya, kailangan pa rin natin i-follow yung procedure para at least hindi na, mas tumagal pa rin yung, mas tumagal pa rin sa atin yung mixer. So, pagdating naman sa whisk, kung yung whisk nyo icing, pwede naman kayo pumunta sa speed ng dough. Pero yung dough, hindi nyo siya pwedeng ilagay sa speed ng whisk. Ganyan siya kabilis guys pag ginagamit nyo yung speed ng whisk. Unlike kasi sa ibang heavy duty mixer, meron siyang speed knob or speed number. This time, tatlo lang ang option mo. Pwede dough options, mix wire whisk option at saka paddle option. So this time gagamitin ko na yung paddle. Ibababa nyo lang siya din yung paddle na siya. Isa ka sa magandang epekto ng gantong style ng mixer guys is talagang hindi nyo siya ma-overuse since mix yun lang talaga yung capacity na hinihingi niyang speed sa paggawa ng kung ano man yung kicks na gagawin nyo, although talagang may iwasan yung pagiging overheat niya. Pero gaya nga sabi ko, kung whisk or paddle ang gagamitin nyo, pwede nyo gamitin yung both speed ng speed at ng wire whisk. Pero pag daw hindi kayo pwede gumamit ng paddle speed at saka ng whisk speed, prevent na lang din sa pag-overheat ng mixer. Kasi nga, medyo sticky yung dough at medyo hard din siya para kayanin hindi siya ng machine. Pwede naman kayo mag-continue sa paggawa sa kanya kasi umiinit siya, pero at least hindi siya yung talagang makakasira ng unlike ng ibang mixer na mabilis masira talaga sa sobrang init. So yun lamang guys yung overall na review ko sa mixer nito. So sobrang worth it at maganda to guys. So hope nag-enjoy kayo at nagustuhan nyo itong unboxing and review ko. So mag-comment na kayo guys yung mga gusto nyo yung pa-unboxing pa. At yung gusto nyo pang ipagawa sa video. So thank you!